Isa ka ba sa nagtataka kung bakit madaming views si Thessalonica Farm kaysa sa iyo? Hi mga farmers, and welcome back to my channel, Thessalonica Farm. Sa video na ito ay pag-uusapan natin kung bakit madaming views si Thessalonica Farm dito sa YouTube. Gumagamit ba siya ng clickbait? Ano ang kanyang strategy sa pagpapadami ng views dito sa YouTube? Lahat ng ito ay ating tatalakayin sa video na ito. So kung bago ka pa lang sa channel na ito, ako po si Gina Musuki, nagtuturo po ako ng mga YouTube tips and tricks kung paano maging successful YouTuber ka sa madaling panahon. Kaya please don't forget to subscribe at i-on the notification bell para mas madami ka pang matutunan dito sa aking YouTube channel. Kaya simulan na natin, let's go! So gumagamit ba si Thessalonica Farm ng clickbait? Ang sagot ay yes, gumagamit siya ng clickbait. Sa mga hindi nakakaalam kung ano ang clickbait, so ating babasahin sa definition ng Google. Clickbait, on the internet, content whose main purpose is to attract attention and encourage visitors to click on a link to a particular webpage. So ating i-translate sa Tagalog para mas madali natin maintindihan. Ang clickbait ay ang mga nilalaman sa internet na ang pangunahing layunin ay upang maakit ang atensyon at hikayatin ang mga bisita na mag-click sa isang link sa isang particular na webpage. So ang tanong, kailangan ba nating gumamit ng clickbait sa ating mga thumbnail? Ang sagot ay yes, kailangan nating gumamit ng clickbait sa ating mga thumbnail, pero in a proper way. Yun bang hindi ka nag-misleading information sa iyong video, dahil hindi lahat ng clickbait ay masama, nakadepende lang sa mga content creator kung paano nila gamitin ang clickbait. Kagaya ng mga thumbnail ni Thessalonica Farm, gumagamit siya ng clickbait pero iniiwasan niyang magsinungaling sa kanyang mga viewers sa YouTube, dahil kung ano ang nakikita sa kanyang thumbnail ay nangyayari talaga sa kanyang video. Simple lang ang strategy ni Thessalonica Farm kung paano padamihin yung views niya dito sa YouTube. Yan ay pinapanatili niya yung mga potential viewers niya na maging interesado sa kanyang content, kasi the more na maging interesado sa iyo yung mga viewers mo sa iyong content, the more views and subscribers ang makukuha mo dito sa YouTube. So kung interesado ka naman kung magkano ang sahod ni Thessalonica Farm dito sa YouTube, ay pwede mo itong i-click itong video na ito. Salamat!